po si Miss LJ, and today, sasamahan po ninyo akong pumunta sa salon para magpagupit ng buhok for a cause. Wow! Ayun na nga mga friends! So today, I'm going to let go of my lockdown hair para ma-donate sa Makati Medical Center para sa kanilang mga cancer patients. So, ano ba ang lockdown hair? Ang lockdown hair, yan yung hair natin na hindi natin kinibo mula pa noong March 2020 hanggang sa ngayon. So, itong buhok na ito ay never pa tong kinibo o dinala sa mga parlor o salon mula pa noong March 2020 lockdown hanggang ngayon. Mag-iisang taon na, February 2021 na. So, kesa naman walisin lang yung buhok natin sa parlor at mauwi sa basurahan, why not i-donate natin para sa ating mga kababayan na mga cancer patients, 'di ba? Oh yeah. Wow! Ano ba ang mga kailangang ihanda para sa pagdo-donate ng buhok? Number one, kailangan nating ihanda ang ating buhok. Ayan. Minimum of 9 inches long ang hinihingi ng Makati Medical Center. Kailangan natin, tinatanggap nila ang natural curly, wavy, and gray hair. Pero hindi nila tinatanggap yung mga buhok na dumaan sa chemical. Like, rebonded, colored, bleached, or permed hair. So, talaga ay virgin lockdown hair. Ayan. Kailangan nating maligo at patuyuin ang ating mga buhok para maging malinis naman tayo bago tayo pumunta sa salon. Yung idadonate natin buhok ay malinis. Kailangan natin ng ponytail kasi kailangan naka-ponytail na yung buhok bago yan gupitan. At kailangan natin ng ziplock or resealable plastic at doon natin ilalagay ang ating nagupit na buhok na naka-ponytail at kailangan tuyo. Ayan. At syempre kailangan natin ng papel kung saan nakasulat ang ating pangalan and contact details katulad ng mobile number or cellphone number and or cellphone number, mobile number or landline number and of course our email address at yun ang ilalagay natin dun sa loob ng resealable kasama ng buhok yung kasama yun ng ating buhok dun sa loob ng resealable plastic and syempre kailangan mong magdala ng pera pambayad sa salon at sa courier na nare-recommend ng Makati Medical Center, pwede kayong magpadala ng inyong mga buhok through LBC or JNT or JRS Express. Kung lahat yan ay nahanda mo na, ready ka nang mag-donate ng buhok. So, tara na at magpa-gupit! Please welcome my new haircut. Ngayon, i-recap ko sa inyo yung pinagdaanan kong journey sa pagdo-donate ng buhok para sa mga cancer patient ng Makati Medical Center. O yan. So, syempre pinipunta ako dun sa mall na malapit dito sa amin kung saan gusto magpagupit nga. And gusto na malaman nyo na it's been a year since the last time na pumunta ako sa mall na ito. Itago natin sa pangalang SM. Ayan. So, last na punta ko doon February of 2020. So, di na ako nagpatumpik-tumpik pa. Dumiretso na ako doon sa salon kung saan ako magpapagupit. The last time na nagpagupit ako doon, 250 yung haircut. Ngayon, 350 na. Hindi na ako nag-guilty kahit alam yung may mga nanay, mga nanay na katulad ko, di ba? Pag medyo napapagastos ng mahal, nagigilty. Sinabi ko lang sa sarili ko, it's been a year since nagpagupit ako. So, konsuelo ka to sa sarili ko. Ayan. Okay, so, pagpunta ko dun sa salon, meron silang QR code. At, so, sinagutan ko yon ganyan. Kasi alam niyo naman, contact tracing dahil pandemic ngayon. Tapos, sinabi ko dun sa hairstylist na i-donate ko yung hair ko para sa mga cancer patient. And, surprisingly, they know the drill. Kasi, alam na nila yung mga ganung bagay-bagay. So,
pinunitin ko na yung buhok ko, tinali ko yung buhok ko, tapos ginipitan na nila. Pag-upit nila doon, dinerecho ko na agad dun sa resealable plastic kung saan nakalagay yung pangalan ko and ang aking mga contact details like my mobile number and email address. Tapos, sinil ko na agad yon at we proceeded na sa pagpagupit ng aking hair. Ayan. So, pinakita ko dun sa hairstylist yung haircut na gusto ko at nagawa naman niya. And, after nun, dumiretso na agad ako sa LBC. Ayan. Ayun na nga mga friends. So, pagkatapos ko magpagupit, hindi na ako nagpatumpik-tumpik. Dumiretso na talaga ako sa LBC. Kung saan para ipadala ko na yung aking buhok o yung package. Ayan. So, dun pa rin sa mall na yon, pumunta na ako dun sa LBC. Sa labas ng LBC, meron silang digital something numbering, ganyan. Nilalagay mo na dun kung ano yung transaction na gagawin mo. Maglalabas ng number yung machine. I entered my mobile number, kaya tinext ako ng LBC nung ready na silang tanggapin yung aking transaction. So, nung pwede na ako pumasok, tinext sila ako, so pumasok na ako. And then, I filled out the form para maipadala ko na nga yung aking package o yung buhok. Okay, so, syempre, I filled out my contact details there, my name, etc. At, ipinadala ko na rin, at nilagay ko na rin doon yung contact details kung saan ipapadala. So, eto yun. Ilagay ko doon, papadala yon kay Charmaine Gonzalez, Makati Medical Center, Department Cancer Center, First Floor, Tower 1, Number 2, Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Ang number nila ay 8888-8999, local 7122. Ayan, kakalok. So, pwede nyo rin i-countercheck yung detail na yan sa FB page ng Makati Medical Center. So, hanapin nyo lang sa Facebook yung kanilang Facebook page. Ayan. So, pagkatapos kong mag-donate, ang sarap sa pakiramdam na na-accomplish ko na yung aking task o mission sa araw na ito. At, ayun na nga, bago ako umuwi, tinawagan ko muna ang aking mga bagets at tinanong ko sila kung anong gusto niyang pasalubong. Ang sabi ng aking panganay, gusto daw niya ng cackle doodle doo. Ang ibig sabihin ng mga friends, gusto niya ng fried chicken. Kaya, bago ako umuwi, bumili muna ako ng fried chicken na pasalubong. Ayun na nga mga friends. Ang tutunan ko sa experience ko na to ay hindi natin kailangan maging bilyonaryo o mayamang mayaman para makatulong o makapagbigay ng inspirasyon sa ibang tao. Yung simpleng bagay na meron tayo ay kapag ibinahagi o binigay natin sa ibang tao na may kasamang effort, may kasamang very much willingness to give or to help, malaking bagay na yun para sa kanila. Isipin mo, buhok lang pero malaking bagay yun para sa mga cancer patients, diba? At napag-alaman ko pa sa parlor, mga friends, kasi syempre, chinika ko yung hairstylist doon. Kapag may nagtapagupit sa kanila ng mahabang buhok, tinatabi nila yon kasi marami palang bumibili sa kanila ng buhok. At kapag ang buhok ay virgin hair o yung buhok na hindi dumaan sa kahit anong chemicals, sa mahal na presyo nilang na ibibenta yun. Pero hindi ko na lang tinanong kung magkano kasi magmumukha naman akong chismosa, diba? Ano lang, pakit lang tayo, diba? So, yung mga buhok naman, on the contrary, yung mga buhok naman na dumaan sa mga chemicals ay murang halaga na nila nabibenta. Yung mga buhok na dumaan sa mga like rebonded, colored, permed, or bleached hair, mura lang daw nila nabibenta yun. O, diba? So, kasi mga friends, alam ko yung pakiramdam. Bilang naging cancer patient din ako, alam ko yung pakiramdam na mawalan ka ng buhok. Yung pagbuhos mo ng, naliligo ka pagbuhos mo ng tubig dyan sa ulo mo, naglalaglagan yung mga buhok. Alam ko yung ganong pakiramdam. Kaya, kung kaya ko na tumulong, tutulong talaga para sa mga kapwa kong cancer patient. Because I know how it feels. Yung buhok natin, makakapagbigay yan sa kanila ng inspirasyon. Because our hair symbolizes that we are healthy. Nung tumubo ulit yung buhok ko, sabi ko, Lord, thank you po sa opportunity na binigay mo sa akin na magkaroon ulit ako ng buhok. Kaya, napakahalaga nito sa akin na i-donate ko yung buhok ko para sa kapwa kong mga may sakit na mga Pilipino.
Kaya maraming maraming salamat sa Makati Medical Center for giving this opportunity to help other people. At kung ikaw ay na-inspire, tumulong ka din. I-donate mo na yung virgin lockdown hair mo sa madaling panahon. Okay? Ngayon na. Okay? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Kaya thank you so much for watching this video and see you on my next video. God bless you! Do you find this video inspiring? Please show your support by liking and sharing this video. And please subscribe to my channel to watch more of my videos and upcoming videos. And if you want me to hear your thoughts, put them in the comment box. Thank you!